Tatlong kabataang lalaki mula sa isang liblib na isla sa Timog Pasipiko ang naglayag sa karagatan upang hanapin ang kanilang pag-ibig. Ngunit sila'y napadpad sa kalagitnaan ng karagatan sa loob ng 50 araw, lula ng isang maliit na bangka. Kaya't samahan niyo akong alamin ang kwento nila na Sao, Filo at Samo at kung paano sila nakaligtas. Nagsimula ang lahat ng sina Edwin Ayi Nasao, 14, Samo Pilesa, 15, at Filo Filo, 15 taong gulang din. Nang may makilala silang dalawang magandang dalaga noong nagkaroon ng isang rugby tournament noong October 5, 2010 sa kanilang isla ng Atafu, isa sa 3 atolls na bumubuo ng Tokelau Islands na nasasakupan ng teritoryo ng New Zealand na may populasyon ng humigit kumulang 500 katao. Pagkatapos ng torneo, ang dalawang dalaga ay umuwi na sa Nokonono, ang pinakasentro ng 3 isla ng Tokelau Islands. Nang kinagabihan, ang mga kabataan ay nagkasiyahan at nag-inuman. Si Filo at Samo ay lasing na lasing ay nag-usap na tumawid ng dagat upang puntahan ang dalawang dalaga sa kabilang isla. Ayon kay Samo, ay handa siyang ipuslit ang bangka ng kanyang tiwin hanggang ang medyo nakainom na rin noon na sinasaw ay nagpa siya na sumama sa dalawa. Lampas hating gabi na nang nag-uwian ang magkakaibigan upang maghanda. Si Samo at Filo ay tahimik na naglakad at nagmatsyag sa mga kabahayan. Ang unang misyon nila ay maghanap ng gasolina para sa bangka. Hindi nga nagtagal ay nakaipon sila ng 20 galon ng gasolina na agad nilang nilagay sa pinuslit nilang bangka. Muling bumalik si Filo sa kanilang bahay upang kumuha ng 20 piraso ng buko, 2 pakete ng sigarilyo at 1 bote ng alak at nagdala rin siya ng 1 bote ng tubig. Samantala si Samo ay umakyat ng puno ng nyog upang dagdagan ang kanilang dalang buko. Si Nasao naman ay naatasang kumuha ng mga panghuli ng isda. Ngunit sa takot niya na baka may makakita at may makahuli sa kanya ay hindi niya na iyon nagawa. Ang tatlo ay sumakay na sa 12 talampakang dimotor na bangka at wala nang sinayang na oras ang tatlo at agad nang sinimulan ang paglalayag. Pinaandar na ni Filo ang motor ng bangka saka binuksan ang alak na kanilang dala. Ito ang unang pagkakataon na pumalaw ang tatlo nang walang kasamang veteranong mangingisda. Ang plano nila ay marating ang kabilang isla na sa kanilang tansya ay aabutin sila ng mga 3 hanggang 4 na araw. Wala silang dalang pamalit na damit bukod sa bilang na pagkain na kanilang dala. Nagpatuloy ang kanilang pagiinom hanggang sa makatulog si Filo habang ang may kontrol sa bangka ay si Samo. Hanggang sa maya-maya ay pinatay na nila ang motor ng bangka at nakatulog na. Hindi nagtagal ay nagising na lang ang tatlo sa malalakas na hampas ng alon. Kaya naman pinaandar muli ni Samo ang motor ng bangka at nagpatuloy sa paglalayag hanggang sa sumapit na muli ang umaga. Samantala ang New Zealand Maritime Authorities ay sinimulan ang paghahanap sa tatlo matapos itong ipagbigay alam ng mga pamilya ng tatlo. Ngunit makalipas ang ilang araw, itinigil din ang paghahanap nila. Kaya ang daang-daang katao ng Tokelau Islands ay dumalo sa isinagawang seremonya upang ipagluksa ang mapait na sinapit ng tatlo. Habang ipinagluluksa sila ng Sao ng kanilang mga pamilya at kalugar, ay patuloy namang nakikipaglaban sa buhay ang tatlo. Maya-maya pa ay may nakitang eroplano ang tatlo na mababa ang lipad. Kaya naisip ng tatlo na marahil iyon ay rescue team na naghahanap na sa kanila. Sinasaw ay agad kumaway at nanghingi ng saklolo na agad namang sinaway ni Filo at Samo sinasaw at kinutsa na parang babae at masyadong nag-aalala.
kinabukasan ay masaya pang nagtatawanan ang tatlo habang umiinom ng sabaw ng buko hanggang sa hindi nila namalayan na unti-unti na palang nauubos ang gasolina ng kanilang bangka. Bago magtakip siling ay dumating na ang kinatatakutan ng tatlo. Tuluyan nang naubos ang gasolina ng kanilang bangka. Ang kanilang bangka ay nagsimula ng magpalutang-lutang sa karagatan at anurin papalayo. Habang nawawala ang kalupaan sa kanilang paningin, ang tatlo ay napatingin na lang sa ilang pirasong natitirang buko na kanilang tanging pagkain. Lumipas ang mga araw, ang tatlo ay walang magawa sa nakakasunog na init ng araw. Habang pilit tinatanaw ang kapaligiran kung mayroon bang kalupaan sa di kalayuan o kung sakaling may mapapadaan na mga bangka o ang eroplanong nakita nila noong nakaraang mga araw, ngunit sila ay bigo. Ilang gabi din silang buong lakas na nakipagbuno sa malalakas na unos at hangin, kung minsan ay bumababa pa sila sa tubig upang hindi lang tumaob ang kanilang bangka. Nang mga panahon na iyon ay ubos na ang kanilang buko. Tanging tubig ulan lang ang kanilang pinipika mula sa kanilang mga damit, ang nagsilbi nilang paraan upang mabuhay. Mahigit isang linggo na ang nakalipas, mas lalong tumindi ang takot ng tatlo, gutom at nanghihina. Kaya ang tanging naiisip lang nila ay manghuli ng mga isdang lumalapit sa kanila at kung minsan ang mga flying fish na nakakatalon patungo sa kanilang bangka. Hinang-hina na ang tatlo dahil isang linggo na silang walang kinakain. Ngunit ang determinadong sinasaw ay hindi nawalan ng pag-asa. Hindi nga nagtagal ay nakahuli rin sila ng isda, mga 5 pulgada ang haba. Labagman sa kalooban ng tatlo ay wala silang nagawa kundi kainin ang isda ng hilaw. May pagkakataon ding may mga ibon na dumadapo sa kanilang bangka at si Samo ay mabilis itong dinakma. Tulad ng ginawa nila sa mga isda ay kinain nila ang mga ibon ng hilaw. Ilang araw nang hindi umuulan, wala na silang mainom na tubig, kaya't sinimulan na nilang inumin ang tubig-dagat na labis na makakasama sa kanilang kalusugan. Isang gabi, ang tatlo ay may napansin na ilaw sa di kalayuan na pinaniniwalaan nilang ito'y galing sa isang barko. Sinubukan nilang sumigaw, ngunit sa layo nila ay malabo itong marinig ng mga tao sa barko at imposible silang makita dahil sa liit ng kanilang bangka at sa dilim ng buong paligid. 50 araw na mula nang pumalaot ang tatlo. Tanging tubig-dagat na lang ang pinanglalaman tiyan nila Filo sa kumakalam nilang mga tiyan. Gusto nang sumuko ng dalawa hanggang sa isang fishing boat na nanguhuli ng tuna ang napadaan malapit sa bangka nila Nasao. Ang first mate na si Ty Fredriksen at ang kanyang mga kasamahan ay hindi makapaniwala nang may nakita silang maliit na bangka na palutang-lutang at nang tignan nila itong maiki, nakita nila ang 3 binatilyo na tila hinang-hina ngunit pinipilit pa rin kumawal. Tinatayang napadpad ang 3 sa layong 800 milya mula sa Tokinlaw Islands. Agad tinungo nila Fredriksen ang bangka ng 3 at wala silang sinayang na oras. Isa-isa silang sinakay sa fishing boat at agad binigyan ng tubig ang 3 at pinakain ng mga prutas. Dinala agad ang 3 sa isang ospital sa Fiji at makalipas ang 24 oras, si Samo at Filo ay agad nakalapas ng ospital. Ngunit si Nasao ay nanatili pa ng mas matagal sa ospital. At nang makabalik na sa kanilang lugar ang 3, ang lahat ay nagdiwang at sa sobrang tuwa ng ama ni Samo ay inimbitahan nito si Fredriksen at buong crew ng fishing boat upang sama-samang magdiwang bilang pasasalamat at ayon sa kanila ay habang buhay nilang tatanawing utang na loob.